Nananalangin ang ating Panginoong Kristo sa personal. Nananalangin siya para sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo. At lalo tigit, nananalangin siya para sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang po mga tao, kundi lahat ng mga nilikha ng Diyos. Bakit po tayo nananalangin? Karamihan po sa atin ay isa ang pag-unawa ng panalangin. At ito po, kadalasan ay one-way ticket na ang karamihang alam sa dalangin, magsasalita ka ng iyong mga intensyon, itulog mo sa Diyos at ayun na, ano ang iyong panalangin? Ano ang iyong panalangin? Para po mga wishes na ito yung aking panalangin, it's a one-way ticket. We have to understand, sisters and brothers, prayer first of all is a quality. Quality of life and relationship. Ito po yung ating panalangin na nagqualify sa ating relasyon sa Diyos dahil siya ang pinagmula ng ating buhay. At siya ang nagbigay din personally sa ating buhay at ang lahat ng nakapalibot sa atin na meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. That is first of all that we have to be thankful. Tayo po'y nagpapasalamat dahil una tigit sa lahat sa binigay niyang buhay sa atin ay hindi na po ito matatumbasan. Ika nga, milyones po siguro ang nawawala sa mundong ito sa araw na ito. Pero mapalad tayo dahil nakapagsimba tayo, nagising tayo kininang umaga, nagdasal tayo. What greatest miracle happening to us day by day at pinapalakas natin ang ating relasyon sa Diyos. So kahit po tayo nananahimik, ang buhos ng buhay na ipinagkaloob sa atin ay atin din po itong natatanggap. Kung kaya nga po, yung atin mismong pagdarasal dito ay hango po ito sa bawat panalangin natin pero hindi po ito mananatili lamang para po sa akin, para po sa mahal natin sa buhay, sa pamilya, kundi ng lahat ng nilikha ng Diyos katulad din po natin. Ibig sabihin po, the quality of prayer, and the quality is prayer. Prayer is a quality of life that is inclusive. The tendency po ng ating pagkatao, we tend to be divided. Kung napapansin ninyo at hindi ito napag-nilalayan, halimbawa, basta okay lang ang pamilya ko, many of us, we don't care about the others. Basta okay lang ang kapaligiran ko, matapon ko ang sa loob ng bahay. The tendency for us is, bahala na kung saan ko ilalagay itong basura pagkat lalabas ko ng bahay. Ay, hindi na natin sinisugurado kung saan ito mapupunta. Wala na tayong pakialam kung nasa labas na ng bahay. Tendency is, we tend to divide ourselves. Na kung atin pong titingnan, isa lang po ang ating bahay, isa lang po ang kabuuan nito. Hindi lang po sa ating maliit na bahay na sisilungan po natin, hindi lang po sa ating barangay, kundi ang bahay po nating nilikha ng Diyos dahil pag naapektuhan po ito, kasama po tayo. So sa ating panalangin, it should be inclusive. Many times, we try to be divided sa ating pagtingin o di kaya naman, we try to invade. Invasion. Kaya kung ang atin pong mga karanasan ng pagkatao dito sa mundo, as much as possible, pag meron silang yaman, halimbawa, pag merong ari-arian at hindi makukontento, they try to invade at maging kawalan ng iba. Di po ba't yan ang kadahilanan din ng pag-aaway ng mga ibang bansa? Invasion. Amin ito. Akin ito. At amin lang ito. Wala akong pakialam sa inyo. And think of it. These people also go to church.
Pero the understanding is division. Whereas our Lord Jesus Christ, in His prayer, in His personal prayer, Siya po ay nagdarasal para sa kalakasan ng Kanyang mga apostoles, mga disipulo. Kasama po tayo doon. Siya po ay nagdarasal para sa loob sa sanlibutan. This is the intention of God. This is the plan of God. We as His followers should align ourselves to that plan. Maging sa ating mga dasal, divisive, humihiwalay. Most of it, sa aking pamilya, sa amin lamang na iilang kasama ko, wala na ang iba. Na kung titingnan din po natin, pag hindi natin isinasama sa dasal, of course, ang dasal na ginaganap at gaganapin natin ito, na halimbawa, pag hindi po tayo makikipag-relate sa ibang nilikha ng Diyos, halimbawa, sa mga puno, sa mga halamanan, sa mga ang nilikha ng Diyos sa karagatan at sa mga ilog na kung saan ang mabula ang ating kinakain at siyang magsustina ng ating buhay, saan po tayo mapupunta? If our understanding of prayer is just within us and try to avoid. Kaya nga po tayo nagkakaganito because we put boxes, we put divisions, if not invasions, na hindi natin kaya. We have to understand it belongs to God. We have nothing of our own. And in fact, nung tayo ay nalikha dito sa mundo, wala po tayong ari-ari ang atin. Ipinagkaloob po ito lahat ng Diyos sa atin. Atin lamang ay gaganapin ito at pangalagaan. Kaya nga stewardship, steward tayong lahat. Alagaan natin ito dahil magsusustina ito sa pinagdadasal nating dugtong o patuloy nating buhay. At hindi lamang sa ngayon, kundi sa sunod na henerasyon, these are all part, if not the whole, of the intention of God. So that's why Jesus Christ is conscious and aware. Pinapanalangin ko, Ama. Of course, nananalangin na siya, napagtibay na niya ang kanyang sarili sa kanyang relasyon sa Diyos Ama. Kung kaya, kung ano ang pinagkaloob ng Ama ay naroon sa kanya at gusto niyang itong ibahagi sa kanyang mga tagasunod, kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostoles at sa buong sanlibutan. In His intention is inclusive, not exclusion. Marami po sa atin, exclusive. Amin lang, rather than inclusive. So when we pray, we always have this understanding to qualify the prayers, make the prayers of ours as a quality of our relationship with God and our relationship with one another and our relationship with the whole of God's creation. Kaya wala tayong mga relasyon sa mga ibang nilikha ng Diyos. Kaya tayo ay sinalanta no, kung ano-anong mga ibinuhos ng kalikasan sa atin. Pinapaalala sa atin, hoy tao, meron kang relasyon sa puno. Hoy tao, meron kang relasyon sa ilog. Meron kang relasyon sa dagat na nilikha ng Diyos. Ako po'y nanulungkot na halimbawa po, pag ako'y naglalakad dyan, ang iba ay umiinom, and then unconsciously, tatapon lang ng plastic bottle. That is the misery and disaster sa ating buhay. Na kahit mayroon pong mga caricatures ting sa atin, tingnan mo ang mundo ng hayop sa gubat at tingnan mo ang mga tao kung saan sila napupunta. Halimbawa po, pag nag-outing excursion, pupuntahan mo ang lugar na ito. Sino ang gumagawa ng kalat? And think of it na tayo yung may isip
tayo yung sinasabi nating may kitanyuan, may damdamin, may isip, pero ang ating iniisip will turn against us. Dahil tayo nagpapaya, wala tayong relasyon sa kung ano ang pinagbigay sa atin ng Diyos na narito sa kalikasan. And yet, many of us will continue praying, but not aware of the situation around. Kaya nga, exclusive yung ating dasal. When we pray, we have to be conscious and aware that this is not just this prayer intended to each one of us, kundi sa lahat ng ating ginaganap ng ating dasal ay para sa lahat. Now, sisters and brothers, pag atin po itong naintindihan, hindi lamang po sa pananampalataya, pag naintindihan po natin itong ating ipinagdadasal, ating pananampalataya, tayo po ay lumalago. Nag-grow po tayo spiritually. But many of us don't care about what we pray. Hindi. Kasi hindi tayo aware na kapalibot sa atin. So three things that we have to understand. Being with Jesus Christ. First, we have to accept the cross. Sumunod naman tayo sa Kanya. Ayaw din natin na siya lang magdadala ng cross. Laging paanyaya sa atin, take up your cross. Ibig sabihin po, that is practical and real. When we follow Christ, we have to also take our crosses. Ibig sabihin, kasama na po ang sakripisyo at mga sufferings. Because in sufferings and sacrifices, we grow. Kaya po, tingnan natin yung ating takbo ng ating pagkatao, ng ating buhay. Kung hindi mo tuturuan ng isang bata na para sa kanya mismong paglaki na magiging mature siya, kung hayaan mo lang siya, ay hindi siya magiging mature. Of course, you have to also use that make him take the sacrifices and experience the sufferings. Natututo po tayo nito. So, hindi po yan kasama. Hindi po yan iniwalay sa atin. Kasama po natin yan. At hindi man natin ito iaalis, kundi inihingi natin sa Diyos na bigyan lang tayo ng dasal. Unrealistic po ang sasabihin natin sa ating dasal, tanggalin mo, Panginoon, itong mga sufferings na ito. Pag lalo mong ipinagdadasal yun, mas lalong mabibigat. Rather than in our prayers, we ask God to give us the strength. Dahil siya mismo din ay ginanap at nagawa niya mga sacrifice and sufferings, but he has the relationship with the Father, giving him continuous strength. At yun po sa atin. Pangalawa, na atin din pong aakuin yung ating pagkamasunurin sa Diyos, mga tinuturo sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Kung atin po itong nasundan, ayan po ang magdadala sa atin ng ating paglalakbay ng ating pananampalatayang matibay. And lastly, of course, we have to understand that we cannot live without God in our lives who sustain us ng lahat ng bagay dito para tayo'y mabuhay. Our Lord Jesus Christ experienced His love with the Father. Kung kaya't ibinabahagi niya ito sa atin dahil mahal niya tayo. So sisters and brothers, huwag nating kalimutan ang pagdarasal ay isang quality ng ating buhay. Prayer is a quality of life. Pag nagdarasal ka na hindi nakwa-qualify ang buhay mo, hindi umaangat ang karunungan mo, hindi umaangat ang damdamin po para sa kapwa mo, it's just mainly words, whispering words. Walang patutunguhan.
tayo umiikot-ikot lamang. Kung kaya nga, dahil mahal tayo ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, inahabilin niya ito ang mahalagang bagay para sa atin.